ng Onyx yung Valentina. Kinuha naman ng NXPE yung Glue at sinamahan nila yun ng Eve. Hindi ganun kadaling itapat si Eve kay Valentina kasi naaagaw niya yung ultimate. At para lalong makounter yung Eve, kumuha ng Ling at Yuzong yung Onyx. Maganda naman yung naging sagot ng NXPE sa Ling. Kumuha sila ng Karina tapos tank build. At pagtapos ng second phase ng banning, kumuha pa ng Ruby yung NXPE. Isa ang Ruby sa pinakamagandang kasama ng Eve. At pagdating naman sa Onyx, kumuha sila ng 1-1 tsaka Lilia. Hindi ko gusto yung 1-1 pick kasi meron ng Karina yung NXPE na makakadad sa 1-1. Maliban doon, dahil nagpick sila ng Lilia, ibig sabihin tank na yung Valentina. Maganda sana yung makukuha niya mga skills, pero dahil tank siya, hindi rin magdi-deal ng damage yon. Maganda rin yung last pick Popol and Koopa ng NXPE dahil marami rin yung crowd control, pwede niya ring mahuli yung Ling. Ngayon punta naman tayo sa early game rotations. Dahil malakas sa early game ang hero ng Onyx, kaya kung mapapansin nyo, hindi na magko-contest sa Lito yung Karina. Pagtapos siya kumuha ng red buff, kukunin niya na lang yung dalawang jungle creeps, tsaka siya pupunta sa blue buff. Maliban doon kung mapapansin nyo, naka-jungle emblem siya. Mabilis na kumuha ng mga jungle creeps yung Karina, tapos naka-jungle emblem pa, kaya mas lalong bibilis yon. Kaya makikita nyo dito, aabot pa siya hanggang sa jungle creeps ng Ling, kahit kunin niya lahat ng jungle creeps niya, tapos na ipag-teamfight pa siya. Dito pala makikita natin, alam natin kung gaano ka-talented si Kyrie sa retribution sa pag-agawa ng buffs and of course sa turtle. Nakita natin dito kay MP the King, he is using the Demon Slayer emblem which gives you the 20% damage that you need in taking those objectives. Mas mabilis. There are times of contest, there's times for battle din ako kakailanganin. Sakto din siya sa Karina kasi si Karina na tatag natin siya as an assassin na kaya mag-jungle mag-isa. Tapos samahan mo pa ng reduction in terms of the jungle. Kumbaga, ang gagawin na lang dito ng mga kakampi niya is to have a vision for him para malaman ko sa pupunta pero ang bilis na first blood. Loge. Na Eagles. Kabisado na ni Glar ang damage output ng Dragon Tail. But meanwhile, Baloyski, the Arcane Shade won't be enough. Nagkaroon ng outplay sa top lane at pagdating naman sa jungle sa bottom lane, na-cancel ng Ruby yung second skill ng Valentina kaya siya nahuli. At dahil nga naka-jungle emblem yung Karina, kaya napatay niya na yung Valentina tapos kinuha niya pa yung crab pero umabot pa rin siya sa jungle creeps ng Ling. On the play. Yes. Actually, for sa gitno kasi ang ganda na naging performance niya pero for Hesa for the longest time, nakikita natin yung potential for this guy. Yeah. At grabe yung intensity ng pagkakasilipan. Ito yung nangyari ngayon. Pa-open na yung unang turtle at dahil nga lamang yung Onyx sa hero sa early game, kaya sila dapat yung makakuha nito. Ang problema nga lang, dahil wala pang blue buff yung Ling, kaya hindi sila pwede mag-start agad ng turtle. Uuwi rin yung Lilia kasi nga kukuha pa ng blue buff yung Ling. Ang hindi nga lang nila in-expect dahil nga naka-jungle emblem yung Karina, kaya napakabilis lang niya makakapag-turtle. Kung mangyari is malalapitan ka at yung ginagawa ni Baloyski, gina-gangster niya together with the hatred. Oh, saktong-sakto. Imagine kasi yung kanyang bitaw na skill dito, as long as malapit, tatama against the Eve for Eve. Kailangan niya pang isipin kung saan ipoposisyon yung kanyang mga Void Spirit as well. Yeah. And wow, ang ganda ng pinapakita. Hindi pa tapos mag-blue buff yung Ling, pero nakuha na ng Karina yung Turtle. At dahil pangalawang buff na yung kukunin ng Karina, kaya kung mapapansin nyo, malapit na siya mag-level 7 habang level 5 pa rin yung Ling. Kaya kapag mahikipag-agawa ng jungle creeps, mas mahihirapan umagaw yung Ling. Kaya nilang pumunta sa backline because of this Karina pick at kaya nilang pumitas ng mabilisan. Speaking of pitas ng mabilisan, nag-iap si Baloyz doon. How is he aggressive then sa paglabas ng mga skills? Pagtapos ang teamfight na yun, napakagandang outplay na naman ang gagawin ng Yuzong sa top lane. Tina is kung hindi mas mataas ang level ng kalaban niya, the primal force can be procced. And yung every damage dealt na nakuha na sa kalaban, nako-convert into HP. So every time kinakas na yung skill niya, tumadagdag yung XP niya. So we can expect na mas magiging aggressive pa si Baloy. Kailangan niyang gawin yon kasi kailangan niya i-abuse yung skill. Napakaganda ng outplay na yon. At dahil nahihirapan yung glue sa top lane, kaya maganda yung plano ng NXPE na mag-focus na lang sa bottom lane. Malapit na mag-up yung next na turtle, kaya ang plano ng NXPE, i-trade yung turtle kapalit ng first tower sa bottom lane. At habang nakafocus sa bottom lane, susubukan pa rin nilang i-contest yung turtle. 2-0. Well, for Dilarski, ang magiging problema dito sa kanila ng NXPE later on is that yung mga pwedeng puntahan sa may backlane, specifically Yelly Haze, mahirap na agad para sa kanya. Pwede nga pumasok dito with the dragon form,
si Dilarski later on. Instant burst agad, meron pang knock-up. So, there's a possibility na masira yung formation ng next play Evos. And at the same time, si Dilarski, pwede na siyang sumama doon sa teamfight. So, supposedly kasi, ang gusto gawin ng next play Evos, sila yung mas lamang or kompleto pagdating sa teamfight dahil naka-demon yeah, player. Yeah. Ngayon, Onyx, silang pwedeng gumawa nun. Dahil sa early game din, dapat meron sila. Pero again, meron silang isang lane na nalugi. So ngayon, ang hihintayin natin kung i-utilize ba yun ng Onyx. Kasi kung iisipin mo ha, kahit na nakatukil si Dlarski, yung NXP, tabla actually pa rin. Yung yeah. gold, lamang nga sila ng 200. Yeah, it only means one thing na kung gaano, medyo makulit na mag-poke ang isang Karina actually. MP the King on what he's doing right now. Habang umiikot siya sa mapa actually, sumasama rin siya sa pag-rotate. Alam nila kakailanganin din ng tulong na kasama nila. At nakakakuha sila ng mga magagandang objectives. MP the King will steal the turtle. But that is Yureshi. Tumatalon-talon. Nagpa-bounce-bounce na palayo. Meanwhile, NXPE will take a tower in the bottom side. This napakalaking advantage para sa NXPE yung nangyari sa mga teamfight na yon. Nakuha na nila yung buong gold sa tower sa bottom lane tapos nabasag pa nila yon. Tapos naagaw pa ni MP the King yung turtle. Dahil nga, mas mataas yung level ni Karina kesa sa Ling. Tapos naka-jungle emblem pa yung Karina, kaya mas malaki talaga yung damage ng retribution niya kesa sa Ling. Basag na yung first tower ng Onyx sa bottom lane, kaya ang sunod na kukunin ng NXP is yung top lane. Pero dahil yun din yung planong kunin ng Onyx, kaya makikita niyo yung mangyayari. At level 9 against Kyrie level 8. So nawala dito yung fast pace na gustong gawin ng Onyx at nabasagan pa sila sa baba. Dito natin makikita ang isang aggressiveness ng marksman ng team ng NXPE. Medyo nalulugi dito ang isang 1-1 early game, but furthermore na pinapaabot nila to sa late game, mas malakas or mas masakit ang tulong nito kasi, gamit ng weakness finder. Kasi this is Hesa on the Popol in Kupa. Tama ba ako, Chantel? Pag nasa lane ka, parang lalamang talaga ang popolin ko pa pagdating sa clear eh. Kasi dalawa kayo na umatake sa minions. At saka pinaka-pang dash lang kasi dito ng 1-1 is the needles in flowers. Yung so second kapag, skill. Pag nagamit niya agad yon, pwede agad na mag-dive pa lalo yung Popoling Kupa to penetrate more dun sa kanilang lane. Kagaya niyan, tatlo yung nga nandito sa side ng Onyx pero nadedepensahan nila yung Tore. Talagang lalaban ba dito ang NXPE? Depensa sa Tore. Clear lang. Gustong gawin ni MP the King. But Kyrie will force out the tower. Onyx. Nakuha na ng Onyx yung first tower sa top lane. Kaya ang sunod na objective is yung turtle. 4-on-5 yung magiging laban, pero dahil hindi basta-basta ibibigay ng NXPE yun, at dahil sa napakagandang zone na gagawin ng Glow, kaya makikita niyo yung mangyayari. Re-reset yung ating laro. Alam nilang specialty ng Onyx Philippines, prio on the objectives and laning. Ayaw nila malugi dun pa lang because NXPE, once they have their momentum, pwede sila dumiretso na parang nasa racetrack lang. Pero okay. Ngayon, buff ang priority ang aagawan nila dito. Ninakaw dito yung Reload Manipulation pero ninakaw din si Maloyski. Maloyski is now down. Meanwhile, Cadenza ay Andiely Hayes na tumatakbo kay Marky. Super Marky is here with the Crit Box. Sabay, nandun naman yung camera dito sa bandang baba. At Yureshi will pop the ultimate. Amang si MP the King ay tumatakbo. Wala siyang any dash whatsoever. Kinagat siya ng dragon as Onyx. Good zone out. Onyx will take a kill. Meanwhile, hindi pa ata tapos. Dlarski, mabubuhay pa ba dito? Another real world manipulation mula kay Hayes. Yureshi will manage to pick off one. Tatlo ang nawala. Nakuha ng Onyx yung turtle, pero 3-4-1 yung naging trade. Maliban doon, dahil nga 4-on-5 yung naging laban, kaya napakaganda rin ang ginawa ng Popol and Kupa. Imbis na sumama sa teamfight sa turtle, kumuha na lang siya ng tower sa mid lane. At dahil first tower sa top lane na lang natitira, kaya yun na yung sunod nilang kukunin. Hindi sila mahirapan, so the only way to do it, kailangan hiwalayin ng Onyx kanina. Nakahiwa-hiwalay nga, Baloyski, mapipilitan na lang dito gumamit ng ultimate. Same! Ooh. Real world manipulation ng IMU as Hesa will go for the blinker out. May dalawa pang procs nung passive ni Marky. Ayan na yung mga creep ng Marky dito. Marky kinagat ng doggy. MP the King striking from behind. Yureshi will pop the ultimate once again. Painless shot lang mabisa dito topping the black shoes. Pero NXPE mas makunat at mas malakas dun sa engagement. Masyadong naging aggressive yung Onyx, kaya nabasag na yung tower nila tapos another 3-4-1 na naman yung naging trade. At dahil pa-up na rin yung next na Lord, kaya yun na yung sunod nilang objective na kukunin. Pressure para kay Baloyski. Ang ganda ng pasok ni Kyrie, pero tinan niya yung movement dito.
ni Popol and Kupa Hesa of Next Play Evos with that knock-up against Kyrie of Onyx as to why naging sakto para sa kanila yung team fight na yon and MP the King as well. Wow. For the backup of NXPE. That is our Samsung A Samsung Galaxy A Series replay. Meanwhile, this is NXPE in control. A team ngayon na alam na kaya nilang kumuha ng mga pick-up sa ganito. Ang daming diamond! Grabe. The combo from Cadenza and Yelly Hayes. I'm offended to the real world manipulation. Instant kill. Namatay yung Valentina, kaya ibig sabihin, free lord yung makukuha nila. At dahil doon, kaya unti-unti na rin nilang kukunin yung mga tower. Nag-cooldown yan every time na may napapatay siya. Tama yung sinabi mo dito na set up for the side of Next Play Evos kasi imagine ang kanilang formation ngayon, kailangan lang nila ng isang taga-protect or front para kay Yelly Hayes, yeah, to set up the tempo, continuous crowd control, and take note, yung crowd control na sinasabi natin, meron pang damage sa kamay ni Hesa because of the popling Kupa. Yeah. And again, Next Play Evos. Wow. Ang ganda ng pag-dictate nila sa laban, ang laki ng gold ni Hesa, 7.2k, malaking kailangan habulin. Marky is 5.6k gold. So, ang sinasabi nyo sa akin dito is the main plan for Next Play, magsasama si MP the King, kasama si Hayes, kasama si Cadenza. Every time na online yung hila, every time na online yung real world, easy burst. Yeah. Na gagawin ni MP the King. Ayan, here we go. Let's see, medyo malayo si MP the King dito, ha. Wala siya, alam to ng side ng Onyx. Napapop na ng ultimate si Kyrie. Kinangin ng Earth Guard si Kyrie ngayon. As si Yelly Hayes, tumatakbo na lang. Oh! Pero mula sa likod, naku po, nawala si Esa. Ito na si MP the King. Here we go, Shadow Assault Killing Spree. MP the King. Naku po. Mula sa likod, MP the King. Inuubos ang kupunan ng Onyx, yun pala yun. That was breathtaking para sa ating dalawang teams. But we have to comment, Dilarski, on that one. Yes, namatay siya, but at the same time, na-target niya yung pabalik ko pa dito ng Next Play Evos. As to why, nahirapan din na dumire-diretso yung Next Play. But take note, meron ng Oracle dito, isa sa mga players ng Next Play. Mahihirapan sila later on. May setup na naman nagagawin dito. Board Crystal into the real world manipulation combo. Paloyski ngayon, tumakbo na lang. Si Kyrie. Sa kanyang Shadow Arcane. Meanwhile, MP na kayo nag-aarap ng target. Kyrie with the Tempest of Blades just to get out. What? Nabasag na lahat ng second tower ng Onyx. At kung gusto mong mabasag ng NXPE yung third tower, kailangan nilang makuha yung next na Lord. Isa pang mapapansin nyo, dahil nga roam yung Valentina, kaya kahit nang kuha niya yung ultimate ng Eve, hindi ganun kalaki yung damage. Yun yung dahilan kung bakit hindi lumalabas ng box yung NXPE. Medyo mahihirapang bumawi yung Onyx dahil nga malakas sa early game yung heroes nila. At yung late game hero nila na 1-1, kayang makounter ng Karina. Ni MP the King, parang nasa red carpet na lang. Oo, hintayin na lang may dalawang gwardiya. O, ready na ba ako pumasok? Sige, dito na ako papatay. Tamang-tama yan, OSX. Kaya nagiging movement din ngayon ng Onyx ay pinipilit nila na manggaling sa likod. Kyrie kanina, gusto niya kuhanin was Yelly Hayes. Yes, dahil yun talaga yung nagsiset ng tempo for next play Evos. So ngayon, kung ikaw ang Onyx, as much as possible, hindi mo pwedeng i-force na makuha agad si Yelly Hayes. Little by little, force them to use their skills. And at the same time, mapasukin na agad nila after nung mawala yung mga skills na yon. Yeah. Backline access ang kailangan ng Onyx. Yun yung sinasabi nyo, just to get rid of Yelly Hayes who is setting up everything. Napakaganda ng plano ng NXPE dito na i-bait muna yung Lord. At kapag merong nag-overextend, uunahin muna nila yung hero. MP the King mula sa likod. Yun, ang nakikita natin to sa Onyx Philippines, I'm looking at the possibility kung sino lang ba makakapag-control. Alam nila dito na either si Dilarski, meron siyang Petrify. Pero ang for what extent or paano magiging magandang timing niya dito? Pero hirap! Sinusubukan ni Hater, di-cancel dito si Elias dito. Pero meron ko na sinong naiwan. Lumipad na lang si Dilarski, naging dragon. Pero naging maliit din si Ureshi. Habang si Kyrie, pumok lang ng onte. This is the NXPE now. Going for the Lord. Hater is down. 20 seconds. Namatay naman ngayon yung Lilia, kaya another free lord na naman para sa NXPE. Isa sa magandang strategy ng NXPE, kumukuha mo na sila ng kill bago sila mag-lord. At dahil nakuha na nila yung lord, pwede na nilang basagin yung mga third tower or tapusin yung laban.
NXPE. Dalawa ang pwede makapagbigay ng CC skills from Popol and Koopa and a Ruby, Cadenza and Heza. Yeah. Not to mention, empowered na rin siya with this emblem. Interconnected yung sinabi dito ni OSX. Eh. Gusto mo as much as possible na makapag-crossbow lang dito si Marky. But at the same time, hindi kasi siya makaposisyon kasi yung range dito ng Don't Run Wolf King and even yung range dito ng Glue, taas. Ang hirap para sa kanya pumasok. Yes. Parang same. Kaya the more na gusto niya pumasok, the more na nagkakaroon ng crowd control dito, yung next play EVOS against them. Definitely a hard game for the 1-1. Hey. This is why sumusugod ang NXPE. They want to take the tower. Nandun si Yureshi with a split. Tower down. One hero down. Alan Baloy is down. NXPE trying to port this out. Pero inentra ko ni Dlarski. Nandito na rin si Kyrie. Here we go. Minusok ang apat. Pero walang tinamaan. Naiwan na lang si Marky. Super Marky. Pero wow! MP the King with the Winter Truncheon. Nag-grow as a player at nasayang yung ultimate ni Marky. Buhay. Natanggal man si Yelly Hayes pero na-sustain doon ni Cadenza ang damage. Pati si Heza na control na apakan ng trap kaya tuloy-tuloy ang laban. Sabi ni OSX, clutch moves ni Heza, clutch moves din ni MP the King during that game. Nabasag ng NXPE yung dalawang third tower. Tapos nanalo pa sila sa teamfight. Napakaganda rin ang patience na pinakita nila doon na imbis na piliting tapusin yung laban, hihintayin na lang ulit nila yung next na Lord. Mula kay MP, 4-1 and 4, the debut. Welcome to MPL, MP the King. L na lang pala ang kulang sa pangalan niya. MPL na. Yung pang isasabihin ko. Kung gamit niya yung Ling, pwede na siyang MPL. MP the Ling. MP the Ling. Kaso, nasa kalaban yung kalaban. Pwede na. Pwede na. Kailangan na nating i-push dahil MP the King doing wonders right now for his team. But let's see, this is still Onik. And nakita nyo naman kung gano'ng ka-dangerous yung damage output ni Marky doon. So now, Onik knows na merong mga ganong defensive output ang NXPE. So meaning, maghihintay na sila ng cooldowns, aalamin na nila. Galawan na talaga to. Super kailangan talaga i-take note. Speaking of aalamin at galawan, the only way na pwede sila makuha ng isang CC skill is... Oh my G! Napakagandang pick-off na naman ang ginawa ng NXPE, kaya another free lord na naman para sa kanila. Para kay Allen Baloyski. Nice pick-off mula sa NXPE. Alam ko yung pwedeng gawin sana doon ni Baloyski. I was about to explain na isang Valentina, the only way for Onik Philippines to get that secure set is makuhang isang ultimate either ni Ureshi or ni Cadenza. Kailangan may isang CC. I feel na he was trying to attempt na makakuha ng isang ultimate on side ng next play Evos para lang makakuha ng counter, konting slow para makaset up si Dlarski. Pero yun nga lang, medyo naalanganin siya doon because of the map control of NXPE right now. Yes, tama-tama yung sinabi mo doon na, kailangan na kuhanin dito ni Baloyski is the crowd control. Kasi kanina, napakaganda ng setup nila on that team fight bago makuha yung Lord. But at the same time, kung burst kasi ang isisecure nila na damage or kukuhanin nila na hero, mahirap for them. Yes, nandun na yung damage ni Hatred, nandun din yung damage ni Marky. Pero hindi kasi nila malatag ng tama. But anyway, nakikita natin yung potential ng Onik kung paano na de-depensahan yung kanilang base. No. They have the Lord. Kyrie. And... tingnan natin kung anong gagawin nila next may Evos. Ganda ng slam na ginawa ni Yureshi. Ang call right now is to push. That is the ultimate mula dito sa Valentina. Habang si LLSK palang pinapi-ultimate. Ako talaga ang original. Meanwhile, si MP the King na palalim. MP the King, tumatok mo na lang palayo. Meanwhile, nandun sa likod. Tumba ang General. NXPE, sila ngayon ang nakakalamang dito. 4-on-5 situation. Nice hila na naman. Ultimate para kay Kylie dito to save everyone. Cadenza ay na falling low. Pero double kill para kay MP the King. And that is it. Sana may natutunan kasi.